Hello, Marcos Park, kamusta kayo? At Marcos Park, sa vlog po natin ngayon, pag-uusapan naman po natin ang mga strategy para ma-addict ka, kahabol sa iyo ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat ay masulat po tayo, at muli, be inspired! At ang unang strategiya para ma-addict ka, kahabol sa iyo ang isang lalaki, patutong humindi. O pamaswede ng unang strategy dyan upang isang lalaki ma-addict ka, kahabol sa iyo ay ka-inspired. Bakit naman ganun? Alam niyo mga ka-inspired, ang isa pinaka talagamang dahilan kung bakit ang isang tao, lalaki man o babae, ay nagahabol ay dahil sa validation. Kaya ka-inspired na yung validation, medyo di ko alam yan ha. Di ko masyadong naririnig yan ha, ang ibig sabihin ng ka-inspired. Yung nagahabol ka ng, sabihin natin, patunay na mahal ka niya, ang hinahabol mo is yung gusto mong malaman kung mahalaga ka ba talaga sa kanya, diba? Kaya ang isang lalaki tumitigil sa paghahabol sa iyo, kaya ang isang lalaki tumitigil sa paghahabol sa babae, sapagkat masyado mo na siyang binalidate, ipinakita mo sa kanyang mahal na mahal mo siya, sapagkat oo ka ng oo, palagi kang available, hindi mo siya magawang i-ignore, masyado kang marupok, at pinibigay mo ang lahat, binubuhos mo ang lahat. Eh, ka-inspired, diba? Yun ang tama. Yun ang turo sa atin ng mga matatanda na ibigay mo ang lahat. Ka-inspired, iba na ang panahon ngayon. Tapos may social media pa. Eh, pag binuhos mong lahat sa kanya ngayon, eh talaga namang ka-inspired. Maraming nakaabang dyan na pwede niyang habulin na mas challenging. Kailangan ma-challenge pa rin sa'yo ang isang lalaki. Ang boyfriend mo, ang mister mo. Kaya naman matuto kang humindi. Diba? Huwag laging yes ng yes. Ano ba example kay inspired? Yung halimbawa ganito. Kahit na may trabaho ka, kahit na may meeting ka, kahit busy ka, o may kailangan kang puntahan, may kailangan kang gawin, tapos biglang yaya niya lang sa'yo na magkita kayo ngayon. Eh, sabi natin ipa-priority mo pa yung pagkikita nyo kaysa dun sa bagay na ginagawa mo. Paano pag kailangan mo rin gawin yun sa pagkakitaan yun or para sa pamilya mo yun? Or baka matanggal ka sa trabaho? Matuto kang humindi sapagkat ka-inspired sa pamamagitan nun ay mapapatunayan mo sa lalaki na hindi ka balong sa kanya, na hindi ka palaging sunod-sunuran sa kanya. Alam ko na dapat talaga ang isang babae sumunod sa lalaki, pero depende. Baka kasi kakasunod mo, inaabuso ka na kahit mali naman, na-spoil ba? Kung tama naman, kung mabuti naman, sumunod ka, mag-yes ka. Pero pag dapat kasi sa isang relasyon, mag-unawaan. Eh, ang pangit niyan, babae lang palagi yung umuunawa. Pag hindi napagbigyan ng babae, nag-know, natutong humindi, nagtatangto agad yung lalaki. Gusto niya, siya lang yung inuunawa. Dapat ganun, mag-unawaan. At sa isang mga sikreto, strategiya upang isang lalaki ay ma-addict, kakahabol sa'yo sapagkat ka-inspired. Hindi mo siya masyadong iba-validate. Eh, ka-inspired pa, ano yan, nasanay na siya. Nasanay saan? Nahabol ka ng habol? Na masyado kang marupok? Sunod ka ng sunod kahit na sabihin natin busy ka? Oo ka ng oo? Palagi kang available? Eh pwede pa rin mabaliktad dyan. Magmahal ka lang ng sapat. Sapagkat bago mahuli ang lahat, ang alin, bago tuluyan siyang magsawa sa'yo. Upang ang lalaki nandyan pa, eh magpakita ka na kagad ng sabihin natin sapat na pagmamahal lang. At isa yung sa pwede mong gawin upang hindi niya maramdamang balo ka sa kanya. At upang ang isang lalaki sa katagalan kakaganyan mo, eh matuto siya, masanay din siya at rumispeto siya sa space at sarili mong mga trabaho. Ka-inspired sa isang mga sikreto, strategiya upang isang lalaki ay maaaring kakahabol sa iyo at gumawa siya ng paraan para mag-guess ka, hindi yung mabilis ka nakukuha sapagkat nag-oo ka kagad, ka-inspired. At ang pangalawang strategiya, ka-inspired, para maaaring kakahabol sa iyo ang isang lalaki is iparamdam na hindi siya ganun kahalaga. Ang pangalawang strategy yan, ka-inspired. Ano yung ka-inspired? Iparamdam na hindi siya ganun kahalaga? O pamaka-inspired? Iparamdam mo na mahal mo siya. Iparamdam mo na mahalaga siya sa'yo. Na may importante siya sa buhay mo. Pero wag sobra. Wag gaano. Eh, ka-inspired, bakit naman? Sapagkat ka-inspired, maraming magbabago. Diba? Mababawasan ang effort niya sapagkat masyado na siyang panatag. Relax na ba? Relax na, chill na lang. Alam niya ano eh, sobrang mahal mo na siya eh. Pinapakita mong balo ko sa kanya eh.
Kaya relax na lang, mababawasan ang effort. Mawawala ang paghahabol. Pati na ang mystery, pati na ang challenge, mawawala. Eh paano yan, hindi lang ikaw ang babae sa mundo. Ang dami babae sa paligid niya, baka dun siya ma-challenge. Diba? Baka yung interest niya, yung focus niya, yung attention niya, at yung damdamin niya at pagtingin niya ay mapukaw ng iba. Sapagkat ikaw, easy ka na lang eh. Diba? Dapat laging na-challenge sa iyo yung lalaki. Para kahit maraming babae sa paligid, ikaw pa rin ang nasa utak niya, ka-inspired. Palagi siya sabi sa inyo, huwag kayong magpakita ng sobrang pagmamahal. Ka-inspired, di ko mapigilan eh. Bakit? Eh, ka-inspired. Kasi ka-inspired, mapagmahal kasi ako eh. Malambing ako, sweet ako, mapagbigay. At talaga namang, sabi ating, ay, sobrang caring ko, binibigay ko lahat pag ako nagmahal. Eh, practicing mo na sapat lang. Nauunawaan ako ng mga Pinoy, ang mga kababaihan, ng mga Pinay, lalo na, ay mapagmahal. Ka-inspired kaya, huwag mo pakitang masyadong mahalaga siya. Paramdam mo, pakita mo, paranas mo na may halaga siya, na mahal mo siya. Huwag kang magkukulang sa oras, sa pagmamahal. Huwag ding susobra. Upang isang laki, laging maadik kakahabol sa iyo. Sapagkat ka-inspired, siya sa pinakagusto na mga kalakihan. Yung kami ay laging parabang hindi sigurado sa iyo. Sapagkat hindi mo palaging pinapakita na sobrang mahal mo siya. Sa isa mga strategiya, iisip-isipin ang isang lalaki na dapat pa siyang mag-effort sa'yo. Mararamdaman ng lalaki na may kulang pa, dapat siyang maghabol pa sa'yo. Sapagkat ka-inspired, sakto lang ang pinapakita, pinaparanas, at talaga pang pinaparamdam mo sa kanya, ka-inspired. At ang pangatlong strategiya, ka-inspired para maalik kakahabol sa'yo ang isang lalaki, hayaan mo siyang palaging mag-first move. Yan ang pangatlong ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired, kapag nasanay ang isang tao, lalaki man o babae, ay mahirap itong baguhin. Talaga mga ito ay nakakabaliw sapagkat lagi ka nag-i-invest ng effort, energy, and money. Sapagkat ikaw ang lagi nag-first move. Diba? Kailangan mo siyang sanayin sa ganyan. Ang problema, siya ang sinasanay mo. Ang problema, sila ang sinasanay nyo. Na ikaw lagi ang nagpaparamdam. O ikaw lagi ang nag-first move. Diba? O nag-i-initiate. Na ulam laging gumagawa ng paraan para mag-usap kayo, matuto kang talaga namang magtimpi, maghintay, magpaka-busy ka kasi. Siya lang lagi kasi ang hinihintay mo, hintay ka ng hintay. Wala ka bang ibang pinagkakabalahan sa buhay mo? Puro ba lalaki? Puro ba love life na lang? Mag-self-improve ka din. Huwag puro lalaki. Lagi niyong tatandaan na kung magpo-focus ka sa self-improvement, hindi mawawala ang lalaki sa'yo. At mas lalo kanyang mamahalin. Pero kung lagi ka magpo-focus na lang sa partner mo, lagi ka magpo-focus na lang sa puro lalaki at kalandian o puro love life na lang, hindi ka magpo-focus sa sarili mo, ang lalaki talaga namang bababa ang tingin sa'yo. Bababa ang value mo sapagkat sa kanya ka na lang lagi nakatutok. Kesa sa kapag nakatutok sa self-improvement, siya naman ang lagi mag-aabot sa'yo. Lalo mo pang pataas ng value mo. Kaya siya sa mga strategiya ka-inspired. Hayaan mo siyang masanay. Masanay! Na laging mag-first move sa'yo sapagkat kapag siya ay nasanay, edi lagi na niyang gagawin yan sapagkat sanay na siya at kapag lagi niya nung ginagawa, siya ang unang nagpaparamdam, siya ang unang nag-chat at nag-text sa'yo, siya ang unang tumatawag sa'yo, siya ang unang talaga namang gumagawa ng paraan para magkita kayo, siya ang unang laging gumagawa ng paraan upang talaga namang ka-inspired, mapalapit kayo sa isa, ay lagi siyang mag-i-invest sa'yo. At kapag ang isang tao ay lagi nag-i-invest, mas lalo siyang nababaliw, naaadik at nag-aabol sa'yo. At isa yun sa strategy kay Inspart upang isang lalaki ay laging makaramdam ng pagmamahal at pagkabaliw sa'yo kay Inspart. At ang pang-apat na strategy kay Inspart para maadik kakahabol sa'yo ang isang lalaki, sa lahat ng pagkakataon ay maging kaakit-akit niyan pang-apat kay Inspart. At napakahalaga niyan, sapagkat kay Inspart ay talaga namang lalaki yan. Oo, lalaki yan. At ikaw babae ka, dapat lagi ka maging kaakit-akit. Kaya naiinis ako. At talaga namang, hindi talaga ako natutuwa pag yung babae ay pabaya sa kanyang sarili. Totoo lang, ayoko na nakakita ng babae pabaya sa kanyang sarili. Dapat talaga ang babae ay laging maalaga at mapagmahal at laging nag-aayos. Mas maganda laging mabango, laging nagpapaganda sa kanyang araw-araw na buhay, lalo na kapag siya ay may partner na. Ikinspired, ako, paano yung single ako? Single ka pala, ba't nandito?
Eh kasi ganito ganyan, kailangan kahit single ka, palagi ka pa rin magpaganda. Kahit single ka, wala kang boyfriend, wala kang asawa, wala ka pang partner, lagi ka pa rin magpaganda. Bakit? Change part. Sapagkat para dumami ang maniligaw mo. At kapag dumami ang maniligaw mo, makakapamili ka kung sinong best para sa'yo. At kung may partner ka na, hindi mas lalong dapat maging kaakit-akit ka. Kung may boyfriend ka na, at kung mas lalong may asawa ka na, kasal ka na, dapat palagi ka maging kaakit-akit sa partner mo upang di siya maagaw ng iba. Sapagkat kapag ang isang lalaki ay napukaw ang interest niya sa iba or na-attract niya sa iba, ano na yun eh, puntos na yun na baka maagaw siya. Points na yun o puntos na yun baka siya ay ipagpalit ka sa iba. Kaya huwag mong hayaan. Huwag mong hayaan na maagaw ng iba ang attraction at interest. Dapat sa'yo lang palagi. Kaya huwag kang maging tamad at huwag kang maging pabaya. Huwag kang masyadong kampante. Huwag kang masyadong pa-chill-chill o pa-relax-relax dyan. Dapat talaga namang lagi kang handa. Palagi kang nag-aayos. Palagi kang nagpapaganda at huwag mong pababayaan ang sarili mo. Kahit ang amoy mo. Maging kaakit-akit ka palagi sa asawa mo. Maging kaakit-akit ka palagi sa boyfriend mo, sa partner mo. Upang talaga namang makasiguradong siya ay laging maadik, kakahabol sa'yo, ka-inspired. At naman namang strategy ka-inspired para maadik, kakahabol sa'yo ang isang lalaki, bigyan lang siya ng sapat na atensyon. Yan ang panlima at pinakahuli ka-inspired. Dapat sapat na atensyon lang. Ka-inspired, parang mahirap ata. Bakit naman mahirap? Eh kasi ka-inspired. Nasanay ako na lagi ako nagme-message sa kanya at lagi nakatuon ang isip ko sa kanya. Hindi, practicein mo. Nabaguhin, dapat laging ano lang, tama lang ang pagbibigay mo ng oras o panahon sa kanya. Dapat tama lang ang pagbibigay mo ng atensyon sa kanya. Dahil kapag yan ay talaga namang palagi mong binibigyan ng atensyon o oras, sobra-sobra na, baka yung lalaki na yan, dumating ang panahon ay mandamig sa'yo o baka i-ghost ka. Baka mamaya makipaglandian sa iba yan sapagkat siya ay wala na siyang gana sa'yo. Gusto ba bang mangyari yun? Masakit yun, malungkot yun, di ba? Kaya kung gusto mo ang isang lalaki laging maadik na naghahabol sa'yo, ay dapat ka-inspired, huwag kang palaging nagpapakita ng oras sa kanya. Huwag kang palaging atat sa kanya. Huwag kang laging hintay ng hintay lang palagi sa kanya. Huwag mong ipakita sa kanya na napakaraming panahon para sa kanya. Sapat na atensyon lang ang bigay mo sa kanya upang ang isang lalaki ay hindi kailanman magsawa sa'yo. Kaya tingnan niyo yung ibang babae. Sila pa yung laging hinahabol-habol, di ba? Yung ibang babae, hanggang pagtanda, mahal na mahal silang lalaki. Bakit? Sapagkat sapat lang yung binibigay nilang atensyon at pagmamahal. Pansinin nyo naman yung iba. Matuto kayo sa iba. Yung ibang babae, nagmahal sila ng sobra. Ibinigay nila ang lahat, iniwan pa rin sila. Pinagpalit pa rin sila. Niloko pa rin sila. At tiniis pa rin sila. Sila na yung nagmahal ng sobra, sila rin nagbigay ng sobra, sila pa yung natalo sa huli. Pero bakit kung sino? Bakit kung sino pa? Yung tao o yung babae na sapat lang magmahal, ayun pa yung hinahabol ng lalaki. Kaya maging ganun ka. Sapat ka lang magmahal para ikaw yung mapunta ka doon sa pwesto na ikaw yung hinahabol ng lalaki. Huwag kayong magpakita ng sobrang pagmamahal. Maniwala kayo sa akin. Baka dumating ang araw na iwan kayo niyan. Dapat palaging naghahabol sa'yo yung lalaki. Matuto ka kasing magtimpis sa sarili mo eh. Kaso hindi eh. Napaka-needy mo. Mayat maya ka nag-chat-chat. Mayat maya ka nagtatanong. Mayat maya ka nag-update. Mayat maya ka nag-text. Mayat maya ka tumatawag. Kakausap nyo pa lang. Gusto mo ulit na naman magkausap kayo. Kaka-video call nyo pa lang. Halos 24 hours na kayo nagbibideo call dyan. O kalahating araw na kayo nagbibideo call dyan. Gusto mo ulit. Mamaya na naman. Wala ka bang pinagkakabalan talaga sa buhay mo? Ganyan ba kababa ang value mo? At silbi mo sa mundo? Ka-inspire. Talaga naman darating ang araw pag di mo tinigil yan, iiwan ka niyan. Pagsasawaan ka niyan. At kung gusto mo ay laging nadyan pa rin ang init ng pagmamahal niya sa'yo at lagi pa rin siyang maadik sa paghahabol sa'yo, ay huwag laging ganyan. Sapat na atensyon lang, sapat na pag-ibig lang, sapat na pagmamahal lang, sapat na talaga namang oras lang upang ang lalaki ay hindi ka pagsawaan. At lagi kang ibigin at mahalin. Ka-inspire. So mga Spurs lang po, na maraming salamat po mga Spurs sa pagtapos po ng vlog na ito. Kasi pong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba at sa mga
hindi pa po nagsubscribe, ay pasubscribe po Max para click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong i-upload na video. At sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, makausap ako tungkol sa inyong problema sa pag-ibig and relationship, ay pakimess lang po ako sa aking Facebook. Ayun po yung profile picture ko, FB ko. Pakichat lang po ako. Ako mismo ang magre-reply sa inyo at pag-usapan natin inyong problema, ka-inspired. Maraming salamat, mga inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!